Iwasan ko'y nang gagaling sa'yo. Itiwala sa'yo. Tama ang tanging sandigan ko. Itiwala sa'yo. Nang gagaling sa'yo. Nagtitiwala sa'yo. Sa tanging sandigan ko. Ako'y nagkulang, salita mo ang tanging sandigan ko. Ano man panahon, mabigat man ang aking sitwasyon, ikaw lamang ang tinggal, Panginoon. Ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. Nagkakaliwala sa'yo ay sama, malamang ang nagkakaliwala sa'yo. Salita mo ang tanging sandigan ko. Praise be the name of the living God. Hallelujah. Tunay nga, aming Diyos, amang makapangyarihan sa lahat sa waga po ito. Kami po ay nagtitiwala, umaasa, at patuloy namin inilalagak ang aming buhay sa iyo, Panginoon. Dahil alam po namin, Panginoon, na hindi po kami mabubuhay kung wala ka sa aming buhay. Kaya marapat lang, Panginoon, na sa iyo po namin ilagak ang aming tiwala, ang aming pag-asa, ang lahat-lahat sa aming buhay. Sapagkat ang taong nagtitiwala sa iyo, hindi mabibigo, Panginoon. Siya ay katulad ng isang puno na nasa siping ng batis, na kahit na anong panahon hindi siya malalanta at siya ay mamumunga kahit wala sa kapanahunan. Ganon ang tao na nagtitiwala sa iyo. Kaya nga, Panginoon, sa umaga pong ito, hayaan po ninyo, Panginoon, na sa amin pong programang ito ng Bread of Life ay minsan pa po namin ilagak ang aming mga sarili upang kami ay muling magsama-sama na makinig at mag-aral ng iyong salita na siyang tanging daan, Panginoon, para patuloy na mapatatag at mapaunlad ang aming buhay pananampalataya. Para manatiling maayos at matibay ang aming relasyon sa iyo. Sa umaga pong ito, muli samahan po ninyo ang inyong lingkod. Kasama ng lahat ng aking mga taga-subaybay at mga tagapakinig sa programang ito ng Bread of Life. Patnubayan niyo po kami sa amin pong pagsasahimpapawid ng programang ito. At patuloy na dumaloy sa amin ang iyong masaganang pagpapala. Sa physical man, sa financial, at higit sa lahat sa spiritual na aspeto ng aming buhay. Ikaw lang po ang maitaas at maparangalan. Sa pangalan na iyong anak na si Jesus, ito po ang aming dalangin. Glory to Christ Jesus. Purihin, purihin, purihin ang ating Panginoon. Mapagpalang umaga po ang pagbati ko sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa Luzon, Visayas, Mindanao. Anumang church, denomination, congregation ang inyong kinabibilangan,
anuman ang inyong katayuan, kalagayan sa buhay, mahirap, mayaman, ang Panginoon ay nagmamahal po sa atin. Muli po tayong magsama-sama sa programang ito ng Bread of Life upang tayo po ay magpalakasan sa pamamagitan ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Hallelujah! At sa mga taga-subaybay po natin na nasa iba't ibang bansa, yan po sa California, USA, sa iba't iba pang lugar ng Amerika, dyan po sa Canada, iba't ibang lugar dyan sa Canada, sa mga kababayan po natin sa nandyan po sa Middle East, magandang araw po sa inyong lahat. So hindi ko man mapanggit ang mga lugar na inyong kinalalagyan, kung kayo ay makapagbukas o makakapakinig sa programang ito ng Bread of Life, maalab na pagbati sa ngala ng ating Panginoong Jesucristo ang akin pong ipinaabot sa inyo. Yan din po sa ating mga tagapakinig po sa Japan, sa iba't ibang lugar ng Japan, magandang umaga po sa inyo. At yan sa mga South Korea, mapagpalang araw din po ang pagbati ko sa inyong lahat na ating mga kamanggagawa riyan. Anumang oras mayroon kayo dyan, ako po ay nagagalak na muli kayong anyayahan na ako po'y samahan ninyo sa pagsasayang papawid ng programang Bread of Life. At dyan po naman sa parte po ng China, sa Macau, sa Hong Kong, sa iba't iba pang dako ng China, magandang araw din sa inyo, magandang umaga. At dyan sa Singapore, kaparehas po ng oras po natin, ay magandang umaga po sa inyo. Dyan sa mga same time po, good morning po sa inyong lahat. So batiin na rin natin ang ilang mga kapatid natin, kamanggagawa, kababayan dyan po sa lugar ng Thailand. Yan. Kung mayroon pong tayong mga tagapakinig sa Taiwan, sa iba't iba pang mga katabi ng bansang Pilipinas, magandang araw po sa inyo. Muli ang inyong lingkod si Evangelist Rodrigo Bacos ay narito para muling anyayahan kayo na tayo magsama-sama sa programang ito, na ang tanging layunin tayo po ay patuloy na hatidan ng atin pong pinaka-breakfast ng ating espiritual na buhay, ang salita ng ating Panginoon. Tayo ay nagpapatuloy po sa paksang aralin na may kaugnayan po sa mga himala na ginawa ng ating Panginoong Hesus nung siya ay nasa kalagayang tao pa. At gusto ko pong ipakita po sa inyo ang isang istorya dito po sa aklat po naman ng Juan, Kabanatang 11. Yan. At ito lang pong mga talatang 38 hanggang po sa 44, at ikukwento ko na lang po sa inyo ang kabuuan ng istoryang ito. Sige po. Verse 38 ng Juan 11. Muling nabagbag ang kalooban ni Jesus pagdating sa libingan. Ang pinaglibingan kay Lazaro ay isang yungib na natatakpan ng malaking bato. Alisin ninyo ang bato, utos ni Jesus. Ngunit si Marta, na kapatid ng namatay, ay sumagot, Panginoon, nangangamoy na po siya ngayon. Apat na araw na siyang patay. Sinabi ni Jesus, hindi ba't sinabi ko sa iyo na kung sasampalataya ka ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos? Kaya't inalis nila ang bato, tumingala si Jesus sa langit, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dininig mo ako at alam kong lagi mo akong dinirinig. Ngunit sinabi ko ito dahil sa mga taong naririto upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. Pagkasabi nito, sumigaw siya, Lazaro, lumabas ka. Lumabas nga si Lazaro na nababalot ng telang panlibing ang mga kamay at paa, may nakabalot ding tela sa mukha niya. Inutos ni Jesus sa kanila, kalaganin niyo siya at nang makalakad siya. Pinagpala ang salita ng Diyos na ating binasa. Huh, grabe itong istoryang ito, no? Ay talaga naman. Pagdating po kasi sa pagbuhay sa patay, medyo marami po yung hindi na po naniniwala. O yung isang patay, pwede bang mabuhay pa? Maging nung panahon ng ating Panginoong Jesus,
ang ganitong mga pangyayari ay kagulat-gulat. Kapag sinabing patay, ay patay na yan. Mahirap na po talagang mabuhay yan. Pero sa Lucas 18:27 kasi, ang hindi kayang gawin ng tao ay magagawa ng Diyos dahil sa Diyos walang imposible. Amen. Amen. So ito po isa sa masasabi nating napakataas ng uri ng himala na ginawa ng ating Panginoon nung kanyang kapanahunan. At alam po ba ninyo na marami pong mga tao yung hindi nakakita, hindi nakakaranas, at siguro ay ayaw nilang maranasan yung mga ganitong klase ng karanasan. Mamatay ka, pagkatapos ay mabuhay ka. So, maraming hindi naniniwala at talagang takot siguro sa mga ganitong klase ng karanasan. Pero purihin ang Diyos dahil kung tayo ay nananalig sa Kanya, Siya ang muling pagkabuhay at Siya ang buhay. Kaya ang lahat ng nasa Panginoon, kung mamatay ay pansamantalang kamatayan lang at ang kasunod nun ay ang muling pagkabuhay. Dahil lahat ng nakay Kristo ay may pag-asa sa muling pagkabuhay. Purihin ang Panginoon. At alam po ninyo ang istorya tungkol po kay Lazaro ay isang pangyayari na nasulat po ni Juan dito sa Kabanatang 11. At ito po ay nagsimula po ito sa pagkakaroon ng sakit. Hindi naman po diniscribe kung anong sakit. At ito pong si Lazaro, kapatid po ito ni Maria at ni Martha. Sino nakakaalala kay Maria at kay Martha? Si Jesus ay tumuloy sa bahay ng magkapatid na ito, na itong si Martha ay busy-busy sa kanilang mga gawain sa bahay. Pero itong si Maria, siya yung naglaan ng oras sa Panginoon, na nakinig ng salita ng Panginoon. Hanggang sa hindi siya mangkanda o gaga o siya ay abala-abala sa kanyang trabaho doon sa bahay, eh nilapitan niya si Jesus at sinabi na, Guru, utusan mo nga ay kaya, kapatid ko, natulungan naman ako sa mga trabaho ko dito. At siya ay nirebuke, sinaway ng Panginoong Jesus at sinabi, Hoy, Martha, Martha, abala-abala ka sa maraming bagay. Itong kapatid mo, pinili niya yung higit na mahalaga at ito yung hindi mawawala. So, ito yung kapatid pala ni Lazaro. O sila yung may kapatid na ang pangalan ay Lazaro. Sa pagsusuri ko po, malalapit sa puso ng Panginoon ang magkakapatid na ito. Pero katakataka, may nagbalita sa kanya tungkol sa pagkakasakit nito ni Lazaro. At nang ibalita sa kanya na may sakit ng kaibigan niya si Lazaro, hindi agad siya pumunta. Nagpalipas pa siya ng 2 araw. O di ba pag medyo emergency at alam natin delikado na yung lagay ng tao, malala yung sakit, di ba dapat pupuntahan agad natin? Pero si Jesus, nung malaman niya na may sakit yung kaibigan niyang si Lazaro, ay hindi agad siya pumunta. Bakit kaya? Hindi naman ibig sabihin na ang Panginoon ay walang totoong malasakit sa kaibigan. May purpose yan. Sometimes may mga delay na miracle dahil may purpose ang Diyos. At isa sa pinaka-purpose dyan ay para lalo pang mahayag ang kanyang kapangyarihan at kaluwalhatian. Yan. Marami sa atin na excited makaranas ng miracle, excited makakita ng miracle. Pero pag hindi pa panahon na magpakita ang Diyos sa iyo ng miracle, hindi pa panahon na siya ay gumawa ng miracle. Hindi pa talaga mangyayari. At minsan doon tayo po sinusubukan. Gaano ba tayo handang maghintay? Gaano ba tayo handang manampalataya? Gaano ba tayo magiging mapagtiwala sa Panginoon? Eh siguro, kung tayo ang kasama ng Panginoon, doon sa panahon niya, siguro, diligaligin natin. Panginoon naman mamatay na si Lazaro, yung may sakit, bakit hindi ka pa umaalis dito?
iste-iste ka pa dito. Tumatagal pa tayo dito, mamatay yun. So, ang kanyang mga alagad ay hindi siya binagabag o anumang pag-aapura ay hindi ginawa sa kanya. Bakit? Eh, may tiwala sila kay Jesus eh. Sometimes ganun tayo eh, apurado tayo. Gayahin lang natin yung mga alagad, relax lang. Oo, gagawa ng himala ang Panginoon, pero hintayin natin yung panahon niya, yung time na gusto niyang gumawa ng himala. O diba doon sa kasalan sa Kana, sabi nung nanay niya ni Maria, nanay niya sa kalagayang tao, sabi niya, naubusan lang alak. Uy, babae, hindi ko pa oras. Ibig sabihin ay, maghintay ka. Ganun ang ibig sabihin. Maghintay ka. May gagawin ako, maghintay ka. Ganyan ang Panginoon eh. Marami tayong mga hinihingi, marami tayong gustong maranasan. Pero maghintay ka. Huwag kang mag-apura. May kanya-kanyang itinakda ang panahon. Ay, may kanya-kanyang itinakda ang Panginoon na panahon na sasagutin ang ating mga hinihingi at ang ating mga minimiti sa buhay. At huwag nating pangunahan siya. Lagi natin sabihin, Lord, kalooban po ninyo, kung mamarapatin po ninyo. Respeto ba? Eh, Diyos siya eh. Respeto natin siya. Kung mamarapatin niyo po, Panginoon, paghimalaan niyo ako. Kung mamarapatin niyo po, Panginoon, paboran niyo po ako sa hinihingit ko. Huwag tayong maging arrogante na parang by force na pinupwersa natin ang Panginoon sa gusto natin. Hintay natin yung timing niya. At ito ngang kwento tungkol sa pagkabuhay dito kay Lazaro ay may timing na itinakda ang Panginoon. Timing na itinakda ay yung mamatay muna si Lazaro bago siya pumunta. Wow naman. Siguro kung tayo yung mga kaibigan eh magrereklamo tayo. O, di ba? Eh, itong sila Maria, kung tutuusin eh, dapat magreklamo ito. At sila nga ay may mga sinabi, katulad po dito sa 28. Sabi dito sa verse 28, pagkasabi nito, umuwi si Martha, tinawag niya si Maria at binulungan, naririto na ang guro at ipinatawag ka. Pagkarinig dito'y nagmamadaling tumayo si Maria upang salubungin si Jesus. Wala pa si Jesus sanayo. Naroon pa lamang siya sa lugar kung saan siya sinalubong ni Martha. Alam niyo yung mga taong excited? Eh sabi dito, nung mabalitaan niya na ang Panginoon ay darating, eh wala pa yung Panginoon, nandun na sa lugar, nag-aabang na para sumalubong. Ganun ang mga excited sa Panginoon. So, tingnan po natin, nang makitang si Maria ay nagdadalamhati, nang dumating na po si Jesus, nang makitang si Maria ay nagdadalamhati, tumayo at lumabas, sinundan siya ng mga Hudyong nakikilamay sa kanila, akala nila'y pumunta siya sa libingan upang umiyak. Pagdating ni Maria sa kinaroroonan ni Jesus, nagpatira pa siya sa paanan ito at nagsabi, Panginoon, kung narito po lamang kayo, hindi sana namatay ang aking kapatid. Nabagabag ang loob. Nahabag si Jesus at nabagbag ang kanyang kalooban nang makita niyang umiiyak si Maria, pati ang mga Hudyong kasama nito. Saan ninyo siya inilibing? Tanong ni Jesus. Sumagot siya, Panginoon, halika kayo, tingnan ninyo. Tumangis si Jesus. So ang Panginoon pala umiiyak ko. Ano? Kaya sabihin ng iba, naman ika ang mga namatay na ito, iyak ng iyak. Eh, si Jesus nga umiyak, namatay yung kaibigan eh. Kaya kung halimbawa may namatay kang kamag-anak, namatay kang magulang, may namatay kang mahal mo sa buhay, hindi ka umiyak, ang tigas naman ang puso mo. Si Jesus nga umiyak sa isang kaibigan lang eh. Diba? Ito, umiyak siya. At yun nga, tinanong ni Jesus kung nasaan yung lugar na pinaglibingan. At ang kasunod po noon ay dito na po sa verse 13 yung binasa natin kanina.
At ito na po. Pag-usapan natin yung tagpo na nakita na ngayon ni Maria. Sino si Maria? Yung kapatid ni Martha na pagka alam na nandyan ang Panginoon ay agad na sumalubong, at nung dumating na si Jesus ay nagpatira pa, at ang sabi, kung narito lang sana kayo Panginoon, hindi sana namatay ang aking kapatid. Pero dito po makikita po natin na si Maria may pananampalataya. Kasi sabi niya, kung narito lang kayo, hindi sana siya namatay. So, pinapakita na alam niya na kaya ng Panginoon iligtas o pagalingin yung kanyang kapatid. Kaya lang, dumating ang Panginoon, patay na. Ngayon ay iniisip nila na hindi ito mabubuhay. Bakit nung sabi ni Jesus na ako ang muling pagkabuhay, kung babasahin natin ang verse 17 hanggang 27, ay ipinaliwanag ng Panginoon. Ako ang muling pagkabuhay. Ang sino mang nanalig sa akin kahit na mamatay ay muling mabubuhay. Pero hindi pa rin nila maubos maisip ang mga katotohanan ito, na ang tinutukoy ng Panginoon kahit na yan ay may sakit at mamatay, dahil siya ang muling pagkabuhay, ay kaya niyang buhay. Ngayon, ang paniniwala ni Martha ay mabubuhay nga siya, ikaw Panginoon, pero sa huling araw pa, sa huling panahon pa. O, dahil may paniniwala sila na may pagkabuhay ang mga namatay. So, yan po ang makikita natin dito po sa verse 23 ng Juan chapter 11. Sabi diyan, muling mabubuhay ang iyong kapatid, sabi ni Jesus. Sumagot si Martha, alam ko pong siya ay mabubuhay na muli sa huling araw. O sila, Martha, ay may paniniwala na may pagkabuhay sa huling araw. Ang hindi nila alam, ay kahit noon din ay kayang gumawa ang Panginoon ng pagkabuhay sa isang patay. Hindi pa masyadong malalim ang pagkakilala nila kay Jesus. Bagamat kaibigan nila, pero hindi pa lubos yung kanilang paniniwala na kaya ni Jesus buhayin. Kahit namatay yung kapatid niya, kaya niyang buhayin ito. So, ang gusto ko pang ipakita dito sa inyo mga kapatid, ay yun pong sitwasyon na pakikidalamhati ba sa mga namatay. Dito po, yung pag-iyak ni Jesus dito sa verse 35 ay pagpapatunay na siya po ay nakikidalamhati. Yan, nakikidalamhati. Kaya po, pag may mga namatay, ay hindi po masama na magbigay tayo na ako'y nakikidalamhati sa inyo. O, yung sabi na, oh, condolence. Dahil si Jesus mismo nakikidalamhati. Kaya nga eh, makiramay sa dapat namayan, tulong sa dapat tulungan. Yan po ang nais ng Panginoon. Siya mismo ay nagpakita ng ganitong klase ng attitude, ganitong pakikitungo sa kanyang mga kaibigan. Nung sila ay nagdadalamhati, umiiyak dahil namatayan, umiiyak din ang Panginoon. Kaya lang, ang maganda po dito, gumawa ng solusyon ang Panginoon. Doon sa sitwasyon na yon na lungkot na lungkot ang kanyang mga kaibigan, mga sabihin natin, mga tao na nakikidalamhati sa pagkamatay ni Lazaro, ay gumawa ang Panginoon ng solusyon, at ang solusyon nga po, yung patay ay kanyang binuhay. At ito na nga po, makikita po natin na si Jesus ay nagpasama doon sa libingan, at ang libingan po doon ay yung ibig, hindi katulad ng mga libingan natin ngayon. Minsan yung mga nitsyo patong-patong. So, yung libingan minsan talagang ibinabaon sa lupa. So, ang mas mabigat ngayon ay yung cremation. So, aywan ko po, at ako po ay hindi po talaga ako agree doon sa pagkikremate. Kasi ang talaga pong magandang proseso pagka po namamatayan ay ilibing lang po. Pero yung sinusunog ay parang ang hirap po sa kalooban isipin ng mga ganong klase na namamatay na sinusunog.
Pero ganun pa man, iba-iba ang kaparaanan at gusto ng tao, nilerespeto natin ang kagustuhan ng mga tao. So balik po tayo dito sa tagpong ito na ito pong si Lazaro ay nakalagay po doon sa isang kuweba, na yung kuweba na libingan po, yun po ay sadya pong inuukit po yun sa bato. So doon po sila naglalagay ng mga patay nila, gumagawa sila ng mga kuweba, tapos mayroon din pong takip na bato po yan. At nung sinama ng Panginoong Hesus doon po sa lugar na pinaglibingan po ni Lazaro, ay nakita nga pong may takip, at ang sabi po dito ay, alisin niyo ika yung takip. So ang Panginoon ay muli, gusto kong ipaunawa sa inyong lahat, hindi siya basta gagawa ng himala na hindi po nasa ayos. Kung may takip, kailangan takpan. Ayan, ay kailangan tanggalin yung takip. So alisin ika ninyo yung takip. At ang mga inutusan po ay kaagad na sumunod. Tinanggal po ang takip. At matapos pong alsa ng takip ang libingan, o ang naturang libingan, ay sumigaw na ang Panginoon, Lazaro! Tingnan po natin, ha? Bago pala po sumigaw ang Panginoon ng Lazaro, siya muna ay tumingala sa langit at nagpasalamat. So ang maganda parang katangian ng Panginoon pag gumagawa ng himala, nagpapasalamat sa Diyos. Ay yung iba po, baliktad. Di ba ang kaugalian ng marami sa atin? Gusto natin himala muna bago magpasalamat. Para bang kung sa pagkain, marami mga tao, magpakabusog muna, pag busog na, ay salamat sa Diyos na busog din ako. Mali. Dapat, bago mo tanggapin yung pagkain, magpasalamat ka muna sa Panginoon. At maging sa mga himala at mga hinihingi natin at gusto natin maranasan, unahin natin magpasalamat. Yan ang minsan hindi po natin nakikita sa mga miracle ng Panginoon. Isa sa mga ginagawa ng Panginoon bago po yung miracle, nagpapasalamat. So, nung magpakain ng 5,000 mga lalaki, hindi kasama ang mga babae, hindi kasama ang mga bata, nung hinawakan na niya yung 2 tinapay na yung 2 isda at 5 tinapay na binigay nung bata, ano ang ginawa niya? Naghimala ba agad? Dumami ba agad yung tinapay at yung isda? Hindi. Ano po ang kanyang ginawa? Nagpasalamat muna siya. Kaya makikita natin sa tagpong ito yung binibigyang diin ko na bago gumawa ng himala ang Panginoon, nagpapasalamat muna. Una yung pagpapasalamat, no? So, maganda po itong mga katotohanan ito para tayo po ay laging maging mapagpasalamat sa Panginoon. Sa aklat ng Efeso 5:20, lagi tayong magpasalamat sa Panginoon dahil sa lahat ng bagay, dahil ito ang kalooban ng Panginoon. Kaya yung pagpapasalamat ay dapat ugali nating mga Kristiyano yan. Bakit po? Kasi ang Panginoon bigay ng bigay ng bigay ng bigay, nagbibigay ng buhay sa atin, minimintin ang buhay natin, mga kailangan natin sa araw-araw, may protection siya na ginagawa. Sipin po ninyo sa dami ng mga tinatamaan ng coronavirus, ikaw ay hindi tinamaan. Sa dami na nagkakasakit, ikaw ay walang sakit. Sa dami ng mayroong mabibigat na problema, ikaw ay tinutulungan ng Diyos sa mga dumarating na problema sa iyo. Yung mayroong mabibigat na problema, yung iba nagpapakamatay na hindi na alam ang gagawin, pero ang Diyos laging gumagabay sa iyo. Kaya dapat ko, ikaw ay mananampalataya, ikaw ay Kristiyano, lagi kang magpapasalamat sa Diyos. Dahil maraming mga biyaya siyang ibinibigay sa atin. At hindi lang po siya biyaya, kundi sa lahat nga po ng mga nangyayari at mangyayari, lagi tayong mapagpasalamat. At para po ma-experience natin yung mga miracle, lagi tayong magpasalamat. Si Jesus, bago gumawa ng himala, ay nagpasalamat muna siya. At ang sabi niya dito, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat lagi mo akong dinirinig. So, kung si Jesus na sa ating mga puso, maniwala po tayo na tayo ay lagi niyang dinirinig. At pag tayo ay nanalangin ng may pasasalamat, ang kinina natin na tinanggap na natin yung ating hinihingi. Ganon po kasi ang taong nasa pananampalataya. At ganon po si Jesus, siya po ay nagpapasalamat at ang sabi niya, ako ay dinirinig mo. O, ibig sabihin, alam niya na talagang mayroong mangyayaring himala at magkakaroon ng himala nung time na yun. Dahil
anak siya ng Diyos eh. Makapangyarihan siya, walang imposible. So at dito nga ay, dito na po yung pagsigaw niya na, Lazaro, lumabas ka! Ayan. At si Lazaro po ay bumalik yung buhay sa kanya at narinig niya ang tinig ng Panginoon at siya po ay lumabas. Kaso, paglabas niya po, tawag po dito ay yung mami. Hindi yung mami niluluto ha. Yung pong marami pong tali. May mga, ang kultura po ng mga Hudyo pag namatayan po ay pinupulupitan po yan ng puting tela. Yan. Hanggang po halos yun na hanggang litaw lang dyan sa mata, sa bilik. Tapos yun po, puro pulupot na po ng tela yan hanggang kamay, hanggang mga paa. At lumabas yan ah, puro pulupot ng tela. So hindi mo pwedeng makausap. At kasunod noon ay iniutos ng Panginoon, na sabi po dito ay kalaganin niyo siya at nang makalakad siya. Ayan. Ibig sabihin, sa paggawa ng himala ng ating Panginoon, una po, mayroong, dito po, makikita po natin yung pagtanggal ng takip. Ha? Pagkatapos po ay yung pananalangin na may pasasalamat at pananampalataya. At pangatlo po, para maging kumpleto po yung himala, ay kinakailangan tanggalan ng tali yung taong pinaghimalaan. Ha? Iyon, makita natin sa istorya. Sa buhay po natin, sometimes, may mga gustong gawin ang Panginoon. Pero hanggang ngayon ay may takip pa na kailangan matanggal bago natin ma-experience yung himala. Ano yung takip na yan? Sa buhay mo, marami kang gustong maranasang himala. O lahat naman tayo, gusto yan eh, di ba? Pero minsan, apurado tayo makakita ng himala, pero hindi pa natin tinatanggal ang takip. Yan. Kailangan mo nang tanggalin yung takip na siyang daan para yung himala makita mo. Kasi hindi mo makita yung himala hanggat mayroong takip. Simbolismo o kumakatawan ang takip na ito. Minsan po, yung takip ng ating tayo natatakpan ng pag-aalinlangan. Natatakpan tayo ng kawalang pananampalataya. Di ba? Minsan yung isip natin ay nababalutan ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Gusto natin ang himala, pero yung isip natin, divided, walang faith. So yan minsan ang mga tumatakip sa ating kaisipan at sa ating mata. O, marami pong mga tao ay nabulagan eh. Nabulagan sa mga katotohanan tungkol sa Diyos. Kaya nga ang sabi ng Panginoon nung siya nasa kalagayang tao, puspos siya ng Espiritu Santo at pinapangaral ang mabuting balita para sabihin ang nasa pagkabiyag ay lalaya, para ang mga bulag ay makakita. Alam po ninyo yung kabulagang ito ay hindi po sa physical na kalagayan. Kundi ang tinutukoy po dito, mga tao na binulag, tinakpan ang kanilang mata, spiritual, ng Diablo, nasa ikalawang Korinto 4:4 na ang sabi doon, na binulag ng Diyos ang mata ng mga taong hindi sumampalataya sa Panginoon. At yun po yung mga katotohanan na gusto ko pong ipaunawa sa inyo lahat. Kaya po ito po yung dapat nating maunawaan, mga kapatid. Maraming mga tao may takip yung matang espiritual kaya hindi po nila nakikita yung katotohanan. Kaya nga mga iniibig kong mga kapatid, gusto ko pong i-open natin yung mata natin, kasi po yung mata natin dalawa po yan, may nirepresentan po yan. Una po ay yung tinatawag na mata sa physical, nakakakita ng mga natural yan. Pangalawa, yung matang spiritual. Yan. Yung tao, kapag bulag pa sa katotohanan, hindi nila nakikita yung mga katotohanan tungkol sa Diyos. Kaya minsan, kahit anong ganda ng verse na i-discuss mo, sabihin mo,
Nako, hindi nila naiintindihan kasi bulag po. Natatakpan pa ang kanilang mata. Kaya itong mga taong nabubulagan pa, nako, ang hirap nitong makaranas ng himala. Yan yung kinakailangan. Alisin yung takip. Yan. Ibig sabihin, ma-open muna sila sa katotohanan tungkol sa Diyos, maniwala muna sila, magtiwala muna sila sa ating Panginoong Hesus na sa Kanya ay walang imposible bago nila mararanasan yung himala. Amen. Amen. At ito pa po, yung gusto ko pong bigyan din dito. Minsan, nandiyan na po yung himala. Nangyari na. Katulad po ng himala na ginawa ni Hesus, nangyari na. Nabuhay na si Lazaro. Pero kulang pa, hindi pa kumpleto yung himala. Kailangan para makita natin na talagang yung himala ay maging maayos, success. Kasi minsan 70% pa lang yung himala eh. Bakit? Dahil sinabi ko hindi pa 100%. Kasi po, may mga tali pa si Lazaro. Kailangan pa siyang alagaan, tanggalan. So, ito po yung katotohanan ang gusto ko ipakita sa inyo. Hanggat ang tao po ay hindi pa lubos na malaya. Ayan. Hanggat hindi pa lubos na malaya, hindi po nagiging kumpleto ang himala. Oh, amen. Yan ay dapat nating malaman. Eh, ibig sabihin, marami pa tayong mga dapos ng kasalanan. May mga gapos pa ng pag-aalinlangan, gapos ng pagkatakot. Oh. Kailangan makalag tayo doon, makawala tayo doon. Para nang sa gayon, yung miracle ay maging 100% sa buhay natin. Kaibigan, kapatid ko, minamahal, gusto mo ba ng 100% na miracle galing sa Panginoon? Tanggalin natin yung lahat ng mga gumagapos pa sa ating isipan, takot, pag-aalinlangan, pagkabalisa, ano pa po, kawalan ng pananampalataya. Minsan nakatali pa tayo sa ganyang kalagayan sa buhay, kaya hindi natin nararanasan ang himala. Yan po yung mga bagay na dapat nating unawain tungkol sa bagay na ito. At baka po natatakpan pa tayo, kaya hindi natin maranasan yung himala, hindi natin makita yung katotohanan dahil po natatakpan pa yung isip natin, bulag pa tayo sa espiritual na kalagayan. Kailangan mabuksan po tayo. At ang Panginoon ay laging handang magpakita at gumawa ng himala, yung himala na perfect 100%. Gusto mong maranasan yung kapatid? Sa oras na ito, ilagak mo ang iyong puso at pagtitiwala sa Panginoon at walang duda yung mga bagay na imposible tayo nang gawin posible sa buhay mo. Amen. Amen. Kaibigan, kapatid ko, minamahal, kung nagawa ng Panginoon na buhayin ang isang patay, ay magagawa din niyang solusyonan ang lahat ng problema mo sa buhay. Kung nagawa niya si Lazaro na ibalik ang buhay, kaya din niyang ibalik ang lahat ng nawala sa iyong buhay. Kung nawalan ka na ng pag-asa, namamatay na yung pag-asa mo, kaya niyang buhayin yung pag-asa mo. Kung patay na yung negosyo mo, kaya niyang buhayin yung negosyo mo. Lahat ng mga pinirwisyo ng Diablo sa iyo, kaya niyang ibalik. Kailangan lang makalagan ka sa pag-aalinlangan, sa takot, at mabuksan yung bumubulag sa ating matang espiritual para makita natin ng maliwanag ang mga katotohanan tungkol sa Diyos. Eh ako nga eh, isang patutuoy, tatlong kamatayan yung dinaanan ko, pero pinuhay ako ng Panginoon. Dahil nung maaksidente ako, nabinangga ako ng truck, naubusan ako ng dugo dahil matagal po ako bago na opera. Tapos po, multiple hemorrhage po ako, nangitim na ako dahil 16 fractures po ako. Sa dami po ng bali ko, nag-create po yun ng mga namuong dungo at ako po ay nagkulay talaga na. Aba, isipin po ninyo, paano pa po ako mabubuhay? At yung pangatlo po doon, nagkaroon ako ng malalang infection, namatay na yung mga buto ko, na nagresulta po na kailangan tanggalin yung buto sa hita at sa binti ko. Pero ano po ang nangyari?
pinaghimalan ako ng Panginoon. Yung namatay kong buto, tinanggal, pero pinatubuan ako ng Panginoon ng bagong buto. Hindi po ako namatay doon sa malalang infeksyon, hindi po ako namatay doon sa pagkaubos ng dugo. Sabi nga ng doktor, ako lang yung nabuhay na tao na naubusan ng dugo na nabuhay pa. Hindi po ako namatay sa matinding mga injury ko na nag-multiple hemorrhage po ako, 16 fractures, putol-putol ang mga ribs ko, basag-basag ang balakang ko, durog ang left and right ng mga paa ko, may saksak pa ako ng tubo sa katawan. Hindi ako namatay. Bakit? Dahil si Jesus na nagbibigay buhay ay tinanggap ko sa aking puso. At dahil tinanggap ko siya sa aking puso, iyon po yung dahilan kung bakit kahit kamatayan, niliwasan ako, hindi nagtagumpay sa akin, pinapagtagumpay ako sa kamatayan. Kaya ako, sabi ng, alam ko ninyo, pumunta ako doon sa General Santos City, si Chris yung isang alalay ni Pacquiao na malaking mama na kontrabida minsan sa mga pelikula. Kaibigan ko po yan, nagdadala ng tulong sa akin yan nung nasa ospital ako. Alam ko ninyo, sabi niya sa akin, alam mo Ika, yung buhay mo, para kang Lazaro, na dapat patay ka na, pero pinaghimalaan ka ng Diyos na nabuhay ka. Siya mismo yung nagsabi nun, kahit tanongin po ninyo, kung makikita po ninyo. Kaya, ako po, inspirado po ako na i-share yung mensahe tungkol po sa pagkabuhay o ginawa ng Panginoon na pagbuhay sa patay katulad ng ginawa niya kay Lazaro. Na dito po ipinakikita kapatid na sa ating mga tao wala ng pag-asa, sa kanya may pag-asa pa. Sa atin malabo nang mangyari, pero sa Panginoon kaya niyang palinawin yung malabo. Yung imposible, kaya niyang gawin posible. Bakit? Sa Diyos walang imposible. Lucas 18:27, ang hindi magagawa ng tao, magagawa ng Diyos dahil sa Kanya walang imposible. Amen? Okay, ang iniibig ko mga kapatid, taga-subay pa sa programang ito, kung kayo po ay napagpala ng mga mensaheng ito, pwede po ninyo itong i-share, i-send sa inyong mga kaibigan at mga kakilala para kung mga namamatay na ang pag-asa nila ay mabuhay. At kung sila po ay nagkakaroon ng pagkatakot, pag-alinlangan, palayain nawa sila ng Panginoon. Makalaga nawa sila diyan. At yung mga kaibigan, kakilala natin na natatakpan pa yung kanilang mga mata at hindi nakikita ang katotohanan tungkol sa Diyos, na hindi nakakaranas ng himala ng Diyos, tulungan natin sila na mabuksan, ma-open ang kanilang spiritual eye para maranasan nila ang ating Panginoon. Maranasan nila ang mga gawa at himala ng ating Panginoon. Amen po. To God be the glory. Salamat po at muli sa umaga pong ito. Tayo po ay magtatapos sa ating programa at tayo po ay mananalangin ano man ang ating pangailangan, ano man ang nais natin maranasan sa Diyos, ilapit po natin sa Panginoon. Sa loob ng ilang sandali, ano man ang iyong prayer request, sabihin mo sa Panginoon. At nariyan siya upang tayo ay kanyang tugunin. Kahit po napaka-imposibleng bagay, kahit mahirap po, sabihin po natin, manalig po tayo. Lalo na kung nabuksan na ang ating matang espiritual, nakalaga na po tayo sa mga tanikala at gawa ng Diablo, maniwala po tayo. Makikita natin, completely, 100% miracle ni Lord sa ating buhay. Sige, banggitin po ninyo. Opo, Panginoon. Yes, Lord. Tunay nga po na sa umaga pong ito, lubos po kami nagpupuri at nagpapasalamat sapagkat ang iyong salita ay aming pinagbulayan ngayong umaga. Salamat din, Panginoon, na sa iyong kabutihan at sa iyong katapatan, Panginoon, ay nabubuhay kami. Pwede ka naming pagtiwalaan. Salamat, Panginoon, ng iyong pangako. Hindi nababago, hindi nasisira, hindi nawawala. Kung kami lang ay matututong magtiwala na lubusan sa iyo, kahit imposible, pwede mong gawing posible. Yes, Lord. Tunay nga, Panginoon. Ipatay na nga na buhay mo pa. Ako nga patay na binuhay mo pa. Lord, wala kaming ibang pwedeng
pasalamatan, asahan, pagtiwalaan sa buhay namin kung hindi ikaw lang. Narito po ang prayer request ng bawat isa. Sangayon sa pangailangan nila at himala na gusto po nilang maranasan, dalangin ko Panginoon, katagpuin po ninyo sila. Yung mga may sakit, kahit na po cancer, Lord, ikaw ang Diyos ng himala. Iunat po ninyo ang inyong mapagpalang kamay. Mayroon man silang sakit sa puso, sakit sa ulo, lagnat, rangkaso, sakit sa utak. Mayroon man silang sakit sa kanilang bituka, sa kanilang baga, sa kanilang mga internal organ. Mayroon man silang sakit sa dugo, mayroon silang sakit sa buto, sakit sa balat, rheuma, arthritis. Lahat ng uri ng sakit kasama na ang mga sakit sa dugo o diabetes, high blood. Sa pangalan ni Jesus, naniwala kami na mayroong himala ng kagalingan. Buhay, patay nga na buhay mo pa. E gaano na ang mga sakit na ito ay hindi mo kayang na ito'y kayang-kaya mong pagalingin. Lord, sinabi po ninyo sa iyong salita, Exodo 15:26, kung susundin namin ang iyong mga alituntunin, walang anumang sakit na darating sa amin na iyong papahintulutan, sapagkat ikaw Yahweh ang aming manggagamot. Nanalig po kami sa katotohanan ng iyong salita. At tulungan mo kami, Panginoon, na sumunod sa iyong mga alituntunin. Tulungan mo, Panginoon, kami, ang aming mga relatives, kung natatakpan pa ang kanilang matang espiritual at sila'y nabubulagan, mabuksan nawa sila. At kung sila'y natatali pa, may gapos pa ng takot, gapos ng mga gawa ng diablo, gapos ng pag-aalinlangan, Lord, makalaganawa sila para maranasan nila ang 100% na himala galing sa iyo. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Salamat sa pagtugon mo sa aming dalangin. At kung mayroon pang mga ibang problema, Panginoon, gusto maranasan ang kasagutan ng aking mga kapatid at mga tagapakinig sa programang ito, dalangin ko, Panginoon, iunat po ninyo ang iyong mapagpalang kamay at lutasin ang problemang yan at maranasan nila, Panginoon, ang himala, ang kasagutan ng Diyos ng mga himala. Lord, we thank you, we glorify your name, O Jesus. Inaangkin na po namin, Panginoon, na answers pray na kami sa lahat ng aming hinihingi. Inaangkin namin, Panginoon, na gumawa ka na ng himala ayon sa aming pangangailangan. Salamat, Panginoon, na sinolusyunan mo na rin po, Panginoon, ang pangangailangan ko sa water supply doon sa aking home base sa Calaguas. Salamat din, Panginoon, na ibinigay mo na rin, Panginoon, ang maayos na wifi doon at doon ako makakapag-programa. By faith, inaangkin ko, binigay mo na yung Panginoon. Salamat din, Panginoon, sa mga tao na hinihipo mo na magkaroon ng bukas na puso na kami ay tulungan sa aming pangangailangan doon sa aking home base sa Calaguas at sa pangangailangan ko po sa ministry. Lord, salamat din po ang isang set ng amplifier na kailangan ko po para sa mga mission crusades. Ito po ay binigay mo na. At sa mga tao na hinihipo mo at hihipuin mo pa na magpartner sa akin sa mission evangelism sa mga island at sa iba't ibang lugar ng Kabikulan. Salamat po sa iyong mga provision na hindi kami nakatingin sa aming nakikita, kundi nakatingin kami sa iyo na Diyos ng himala. Salamat po na hindi mo kami pinagkukulang at hindi pagkukulangin sa lahat ng aming kailangan. Salamat po na tinutugon mo kami sa lahat ng kakulangan namin sa buhay. Ikaw lang ang maitaas, Panginoon. Ikaw lang ang parangal at maluwalhati. Sa ngala ng iyong malatbugtong na anak na si Jesus, kaisa ng banal na Espiritu, naghahari noon ngayon at magpakailanman. Ito po ang aming samo at dalangin. Sa iyo po ang kapurihan at kaluwalhatian. Salamat po. Amen and amen and amen.
Salamat po, mahal na tagapakinig at tagasubaybay sa programang ito. At ako po'y nagagalak na sinamahan niyo po ang pagsasahing papawid ng ating programa sa umagang ito. Hindi ko po sigurado kung sa araw po ng bukas ay makakapag-live po ulit tayo sa dahilang ako po ay tatawid ngayon sa Calaguas Island at ang hirap po ng signal doon. Hindi ko talaga makapick up ng wifi liban na makapagpatayo tayo ng maliit na tower na magbibigay sa atin ng signal. Kaya po, yun po ay ating pinagpipray at inaantin na natin na binigay na po ng Panginoon. Salamat po sa inyong mga tulong at suporta, sa abot ng inyong makakaya. Ayon sa udyok ng Espiritu Santo, sa bawat isa sa inyo ay nasa sa inyo po kung kayo po ay magbibigay ng inyong mga tithes and offering na gawin ninyo bukal sa inyong kalooban at sa udyok ng Espiritu Santo at ang Diyos ay magpapala ng higit pa kaysa sapat. Na ang lahat ng mga biyaya at tulong na binibigay ninyo, isinusuporta ninyo sa inyong lingkod at sa programang ito ng Bread of Life ay nagiging kapakipakinabang para po sa maraming mga pangangailangan, lalo na po sa gawaing pagmimisyon at tumutulong din po tayo sa mga kaibigan at kapatid nating mga nitibo at sa mga depressed area katulad ng nasa island at pati po nasa hospital. Kung kaya po natin silang abutin, aabutin po natin sila kasi yan po ay ministry sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, nagkasakit ako, ako'y inyong pinagmalasakitan, nabilanggo, ako'y inyong dinalaw, walang maidamit, ako'y inyong pinaramtan. Sabi ng mga matuwid, kailan po nangyari yun? Yung gawin ninyo sa mga ganitong tao, sa akin ninyo ginagawa. Kaya nga sa lahat ng mga bukas palad na tumutulong at sumusuporta sa ministry ito at sa ministry ng inyong lingkod, pagpalain kayo ng Diyos ng higit kaysa sapat. Muli, paalam po. Hanggang sa muli, baka po sa Miyerkules na, o tama po, maaari o tapos sa Miyerkules na po tayo, magkakaroon ulit ng live. Kung hindi man, ako po ay mag-re-record sa video at isi-send ko po sa inyo. Salamat po! At patnubayan, gabayan tayo lagi ng banal na Espiritu ng Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Evangelist Rodrigo Pacos, pansamantalang namamalang. Bye-bye!